Hello mga cookers! Nagprito ka na naman ng tilapia, pasarapin natin yan ngayon. Gagawa tayo ng escabecheng tilapia. Ready ka na ba? Let's start! Kung bago nga po pala kayo sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga upload tayo. Siyempre, ang una natin gagawin, linisin natin ang husto yung isda. No? Dito gumamit ako ng dalawang tilapia. The usual na ginagawa natin bago tayo magprito, maglalagay lang tayo ng asin on both sides. At kaunting paminta. Maglalagay din tayo bago natin iprito. Ngayon, kapag mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung tilapia. Siguraduhin natin na mainit yung mantika para kung regular na pan yung ginagamit nyo, hindi siya didikit. Dapat mainit na mainit yung mantika. Kapag ka nakita nyo nang nag-brown yung side, saka nyo siya ibaliktad sa kabila. Kapag hindi pa kasi luto yung kabilang side at binaliktad nyo, naku, siguradong didikit yan sa kawali. So kapag okay na, hahanguin lang natin, iluluto lang natin yung isa pang isda. Naku, kanina pa ako daldal ng daldal dito, hindi pala ako nagre-record. Ulyanin. Well, nag-start na ako mga ka-cookers. Naggisa-gisa, buti hanggang gisa-gisa pa lang nagagawa ko. Dalawang tablespoon ng ginger ito. Kinat natin siya into strips. 5 cloves ng garlic, tsaka isang sibuyas. So, una natin magigisa-gisa. Check kung nagre-record na ba to. Napaka-ulyanin. Ayan, so haluin lang natin hanggang sa lumabas yung mga flavor ng panggisa natin mga ka-cookers. No? Dahil kung sinasabi, dapat talagang halong-halo yung mga panggisa natin. And then ilalagay na natin yung red bell pepper. Yan, isang red bell pepper, kinat natin siya into julienne, into tiny strips na pahaba. Ayan. So isa lang ang ginamit ko. Kung mahilig kayo sa bell pepper, pwede rin kayong maglagay ng isa pa, mga dalawa. Ngayon naglagay ako ng spring onion, yung ano lang to, dahon ng sili. Yan. Kasing haba lang kung gaano kahaba nyo in-slice yung red bell pepper para lahat ng vegetables natin ay cut into strips na maliliit, maninipis. Yan. Ito isang buong carrots, naglagay na ako. Isang buong carrot. And then, kinat ko din into strips. Yan. Para uniform yung itsura nila, yung size. Okay, so madaling-madali lang to. Napaka-dali lang nitong gawin. Kung susundan ninyo ito na makakagawa kayo ng napakasarap na sauce ng escabeche. So ngayon mag-add lang ako muna ng half a cup ng water. Ayoko kasing biglain yung tubig kasi hindi ako mahilig sa masyadong masabaw. Gusto ko yung sauce na gagawin natin, or depende na rin sa inyo mga ka-cookers, no? Kung mahilig kayo sa medyo masabaw, dagdagan nyo lang yung tubig, wala namang problema dun. Pero gusto ko kasi yung sauce kumakapit siya dun sa isda. Kaya medyo dun ako sa medyo malapot na side ng sauce. Maglalagay tayo ng 1/4 cup ng vinegar. Yan, hayaan lang natin siya hanggang sa medyo kumulo, Para hindi maglasang hilaw. Yung iba, hinahalo okay lang. Pero nakasanayan ko na huwag muna siyang haluin hanggang sa kumulo lang. So, hintayin lang natin siya hanggang sa mag-boil lang yung suka. Ilagay rin po ako ng 1/2 tablespoon ng oyster sauce. Ayan. Kung hindi po kayo mahilig sa oyster sauce, pwede nyo alternate siya ng toyo. Pangpakulay na rin, tsaka pang konting lasa para hindi siya masyadong maputla. Gusto ko nga palang magpasalamat kay Ma'am Shirubi. Isa siyang content creator, mukbanger. Malaking channel na siya, pero nagbigay kasi siya ng super sticker sa akin. Appreciate ko po talaga. Maraming salamat sa support. Ha. Visit niyo po siya. Lalagay ko po yung link sa description box sa baba. Please don't forget to like and subscribe na rin sa channel nila. No? So lulutuin na lang natin itong carrot. Medyo matagal siyang maluto. Pero hintayin natin siya hanggang sa maluto. Huwag naman masyadong lamog. So habang hinihintay natin siya, ilalagay na natin yung slurry mixture para lumapot yung pinaka sauce natin. So ito ay 1/2 cup ng water, 2 kutsarang asukal, tsaka 1 kutsara na cornstarch. Haluin nyo lang mabuti bago nyo ilagay, no? And then haluin nyo ng haluin para hindi naman siya masyadong magbuo-buo. Ayan, ito yung magpapalapot sa sauce natin. So iluluto natin muna yung hinihintay natin dito, yung carrot. Medyo matagal yan maluto.
Pero gusto ko kasi sa escabeche, yung carrots niya, hindi siya masyadong lamog. Ganyan din ba kayo? Ayoko yung masyadong lamog. Medyo may konting crunch. Yun lang hinihintay natin. Ayan. So, after a few minutes, kung sa tingin nyo masyadong malapot, medyo malapot to sa akin na sobrahan naman, ano, pwede kayong magdagdag ng paunti-unting water. Siyempre, pag nagdagdag kayo ng water, hahabulin nyo yung lasa, ano. So, in this case, nag-add ako ng half a cup ng water at saka kalahating kutsara din ng oyster sauce para mabalansi lang yung lasa. Ayan. So, imimix lang natin ng maiging maigi. Ayan. Naku, napakabango. So, titikmang ko lang kung okay na tong carrot. Ayan. So, okay na to sa akin, mga ka-cookers. Yung sakto lang, hindi naman masyadong malambot, pero hindi rin naman matigas. Ayan. Para meron pa rin tayong crunch na malalasahan kapag kakainin natin. So, ito yung consistency na hinahanap natin, ano? Ayan. So, pwede na itong nating patayin. Ilalagay na natin siya dun sa pinirito nating isda. Pwede nyo rin gawin ito, mga ka-cookers, ano? Gagawin yung bed yung kaunting sauce and then ilalagay nyo yung isda. And then pag nalagay nyo yung isda, itatap nyo with yung natitirang sauce. Ayan. So habang piniprepare ko to, gusto ko nga palang magpasalamat din sa mga kapatid ko sa The Foodie Bee. Sana isupport nyo rin po ang kanilang channel. Maraming salamat po sa suporta. Nandyan din po sa description box yung link ng kanilang channel. We will just top this with spring onions para magandang tignan. Ayan. So ready na ba kayo? Iluto nyo na rin ito, mga ka-cookers, at sabihin nyo sa akin kung ano yung mga naging experience nyo. Ngayon nakapagluto tayo ng escabecheng tilapia. Ayan, siguradong magugustuhan nyo ito. Napakasarap, di ba? Napakadali lang gawin. Kung nagustuhan nyo po itong niluto natin, i-click na yung like na yan. Hanggang sa susunod, bye-bye! Kung bago po kayo sa channel na ito, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating uploads. Salamat po!